Digital Vlogger from Masbate ng Mabuhay. Welcome back to my channel. Yes, it's been a week na naman na hindi ko nakapag-upload. Kung dati po nasa probinsya ako, nakapag-upload ako every after 2 days or after release ng aking vlog. Ngayon po ay once a week na lang. Yes, kasi po tumutulong ako sa aking tita. Yung tita ko kasi is naglilipat ng gamit. Eh, kasi naman ang aking boyfriend is very selling perfumes. At yun na nga po yung aming ipapag-giveaway sa inyo. So, bago po natin pag-usapan kung paano ko na-achieve itong aking ilong. So, nandito na po yung names na mga kasali sa ating pag-giveaway. So, abangan nyo lang po kasi nagawin ko na yung challenge. Yung mga nare-request sa akin na pumunta ng asylum. Yes, nagawin ko na po yun. So, after po yung pagpunta namin sa asylum, i-reveal ko na po kung sino po yung mga apat na mananalo ng perfume. So, itong perfumes namin guys is nawa po siya ng Crema Sacibel. Wala po siya sa SM Mall kasi ang Crema Sacibel is meron po silang sariling manufacturer. So, ang Crema Sacibel is 25% oil base inspired by France. So, lahat po ng perfumes nila, bawat box po noon ay meron scent ng kagaya ng Salacor, Paul Sport, Chanel, Parfumton, meron po ang Crema Sacibel. So, gusto ko mag-try ng perfume ng Crema Sacibel, ilalagay ko po yung address ng Crema Sacibel sa aking description box. Para mas marami pang makasali ng ating pag-giveaway. So, ito na yung mga based doon sa lagi nagko-comment na aking video and yung share ng video. So, nandito na po guys. So, ipaparako natin to yung perfume na ipaginigay ko sa inyo. So, I guarantee guys na itong perfume ay hindi lang po basta-basta. Ang perfume nito ay tumatagal ng 48 hours. Kasi hindi ba't nila po yung dalit nyo, nandun pa rin yung amoy ng Crema Sacibel. Ganun po kabango yung Crema Sacibel perfume. So, for now, yun lang po muna ang aking ipaginigay kasi yun lang po ang kain ng aking budget. And, sana, magustuhan niyo po yung aking perfumes. And, para po ito sa inyo kasi tinulungan nyo ako na umangat itong aking channel and maraming salamat guys sa suporta and pagsubaybay nyo palagi sa aking channel na kataba ng puso. Maraming salamat po. Sa mga gusto makasali ng aking pag-giveaway, all you have to do, mag-comment lang kayo sa baba related sa ating videos and don't forget the hashtag Miss K Giveaway. So, itong mga names na to ay nakabasa doon sa video na in-upload ko na letting the person in front of me decide what I eat. So, doon nag-umpisa ang ating pag-giveaway and i-reveal nga natin po ito after namin mag-asylum. So, excited na ako sa challenge na yan. If medyo kinakabahan ko, alam nyo guys, ako, mahilig ako mag-makeup sa sarili ko ng mga creepy, kaya kong manakot, kagaya nung ano, ng Halloween special yung ginawa ko. And, pero yung iba na yung tatak na nanakot sa akin, parang pinaghihinaan ako ng tubig guys. Kahit hindi ko kaya, pero please tayo gagawin ko para sa inyo. Okay, so for today's vlog, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko na-achieve ang aking ilong. At bago lahat yan, gusto kong sabihin sa inyo na hindi ko retokada ang aking ilong. Ayan, nagagawa ko siya. Ang aking ilong ay hindi naman po sobrang katamusan. So, yung ilong ko ng kabataan ko pa yung mga elementary days, high school days, is hindi talaga po gagawin ko talaga. Mayroon ko siya ng look-line. So, paano ko nga ba po ito na-achieve ang aking ilong? Napakadali lamang po every morning or pag bedtime, pag wala talaga akong ginagawa. So, minamasahe ko lang to. Very natural way kung paano ko pinapatamas ang aking ilong. So, sabi nila, kapag matanda ka na, wala na daw chance na tumunong sa ilong mo kasi matigas na lang dito. So, guys, ganito po yun. Itong dito natin is muscle. Ito. Yan. And ito naman po ay hindi buto. So, ito po is cartilage. Malambot po ito na parte. Ang buto natin na hindi po natin yung nakakataas, nasa pinakailalim po yung ito, guys. Nasa pinakailalim ang ating buto. So, hindi natin siya na kakakayan. So, itong cartilage natin, tapos itong muscle natin. Imagine guys, kung kayo ay nag-gym, kapag may gusto kayong i-achieve sa katawan ninyo na para i-enhance or gusto niyo magkaroon ng muscle dito. So, parang ganun din yan sa ilong nyo. Yung more na hinihila nyo siya, ito, the more na hinihila nyo siya, umaangat din yung muscle. Yeah. Kahit may death ka na, kahit natanda ka na, sinasabi nyo ng may chance pa, guys. Kasi ako, I am 31 years old, and still, ginagawa ko pa rin siya kapag wala akong ginagawa, kapag nag-scroll ako ng phone, or kahit may kausap ako, ganun ang laging ginagawa ko. So, paano nga ba siya umpisahan? Mag-set kayo sa inyong phone, gawin siyang 10 minutes every day. Or, mas higit pa doon.
So, ang ginagawa ko is dito, 5 minutes. Hihilain ko talaga siya, guys. Yung feeling niyo talagang, wag lang yung balat, yung feeling niyo, yung balat niyo lang yung mga, i-push niyo talaga. Ito. And ito, huwag din nagagalaw ito kasi the more na, ginagano niyo pa itong inom-inom. Pero pinili ko siya, parang makahanga. So, ito lang po. Tapos ito, 5 minutes. Galaw-galawin niyo lang siya, hila-hilain pataas. Then, 5 minutes din dito sa gitna. Yan. And para maging pointed nose sa inyong ilong. Ito, dito, hilain nyo rin pababa, 5 minutes. Then, pahinga. Pahinga naman. Pag wala talaga kayong ginagawa, yun. Tsaga lang talaga, guys. Mag-start akong gawin ito sa ilong ko, yung pagmasamasahe, since I was in grade school. Kasi sabi ng lolo ko, meron kasi akong kababata nun na pag naglalaro na kami, naging nakaganon. Pero yung pinagkak niya ko, pag tinatanggal ng lolo ko, ililipat na yung kabila niyang daliri ka rin. So sabi ng lolo ko, wag ko gagawin na ito sa kadalo ko. Instead na ginaganyan mong ilong, inmasahin mo. So tumatak yung guys sa isip ko kasi yun ang sabi ng lolo ko na habang bata ka pa, kasi malambot yung muscle mo dito at yung cartilage mo, may chance pang tumatak ka dito. Nandiyan na guys. So ulit, 5 minutes dito. 5 minutes. Then 5 minutes sa gitna. Huwag nyo lang gagalawin to, guys. So ang kailangan nyo dito mong ipupush talaga is yung hanggang dito lang. Sa dalawa. Okay to, guys. And gawin nyo yan for 3 months. So after 2 months na nagaganyan kayo everyday, every night, mapapansin nyo sa ilong nyo na parang namamaga. Usual lang po yung guys na namamaga sa after 2 months kasi yung muscle nyo is na-exercise na siya, yung cartilage nyo, nakakangat na siya. So after 3 months, doon yung mapapansin na meron ng improvement yung ilong nyo, nagkaroon na kayo ng moves na itagayin ito. So para maging pointed ang ilong nyo, kailangan pati ito, yung dito, minamasahin nyo pababa. At kung ang ilong nyo naman po ay sobrang tangos at sobrang mahaba, all you have to do is i-push nyo lang ng ganito. 5 minutes. Pero kung ang ilong nyo ay maliit, ayan, i-push nyo ng pababa. Then ito, 5 minutes. Gawin po yan guys for 3 months. Pero ako guys, hanggang ngayon, ang ginagawa ko pa rin siya, minamasahe ko yung ilong ko. So kasi, parang nakasanayan ko na, yung ginagawa ko sa sarili ko, yung minamasahe ko yung ilong ko. And para mas lalo pang ma-achieve yung ilong nyo na medyo matangos at medyo matangos na parang tumangos ng konti and maling pointed. Ito pa, isa sa mga ginagawa ko is i-contour yung aking ilong. So, from here, mas nadadaya ko ang ilong ko. Yes. Ganun ang aking finger. So, ito. Ayan. I-shade ko pababa. Yung dito sa nose line. Then, gamit ang highlight para dito sa gitna. So, yun lang guys. Hindi portukada ang ilong ko. So, yun lang sabi ko doon na may napansin daw sila sa ilong ko na parang na tumangos. Hindi po. Ganun lang talagang ginagawa ko. Minamasahin ko to. Yan. Pag wala ko ginagawa din ito, binababa ko to. Para maging pointed siya. Yung medyo matangos sa ilong ko. So kahit konting slide lang, achieve ko na yung ilong ko. So from grade school hanggang ngayon, ginagawa ko siya. So hindi ako nag-stop doon sa 3 months ko lang ginawa. Tuloy-tuloy ko siyang ginawa guys. Ganun ako ka-tsaga sa ilong ko. Yeah. So, gawin nyo yan guys sa sarili nyo. Mapapansin nyo talaga na parang mamumula sa una yung ilong nyo. Okay lang yan. Natural lang po yan ang mamumula yung ilong nyo habang minamasahe nyo. Pero after 5 minutes, mawawala din yung pamumula ng ilong nyo. Okay lang yun. Natural lang po yun habang minamasahe nyo yung ilong nyo na namumula. And after 2 months, kung tuloy-tuloy nyo talaga guys kinagawa, medyo mamamaga siya ng konti lang. Kasi, maggawa kayo ng before and after ng ilong nyo. Na after 2 months, mapapansin nyo na parang umaangat na siya. Then after 3 months, doon nyo na mapapansin yung difference. Yan. So yun po ang aking sekreto sa aking ilong kung paano po siya pinapatangos. So sana po makatulog po ito sa inyo. Ano lang sa mga kabataan na gusto talaga nilang ma-achieve din yung pointed nose and medyo matangos. So huwag niyo po kakaligtaan yung aking palo, yung imasahin nyo yung dito nyo sa pinakataas. 5 minutes.
Dinigisan naman po, 5 minutes. Then, hilain ito pababa, 5 minutes, para maging pointed mo siya. So, huwag na tayong maglagay ng parang goma na pinapasok dito sa ilong para lang umangat yung ilong. Medyo delikado din po yun kasi paano kung bigla kang masikok, nagkatabi mo, or hindi mo tayong masabi yung aksidente at pumasok pa hanggang dito, mas delikado po yun. So, gawin na lang natin yung natural way ng pagpapatangos ng ilong kasi may chance pa po talagang tumangos ang ilong natin. So, gawin nyo lang po siya para gawin nyo yung mannerism yung pagmamasahin ng ilong nyo. Hindi naman po yan masakit. Makukontrol nyo yung sa sarili nyo kasi katawan nyo yan, ilong nyo yan. Kung paano nyo makukontrol yung sakit na habang minamasahin nyo. So, ayun guys, sana may natutunan kayo dito and sana makatulong po sa inyo na ma-achieve nyo yung sa ilong nyo. Ako guys, hindi ako close po doon sa kung ano man po ang gusto mong ipa-enhance sa inyong katawan. Yung talagang wala namang babaguhin pero gusto mo lang i-enhance. Parang gusto mo lang i-improve yung sarili mo. So, wala naman po masama doon. Kanya-kanya po tayo ng sa sarili sa ating katawan. So, depende po yan sa'yo. So, patawan mo yan. Eh, para sa akin, ayoko naman magbitaw ng salita na baka in a year or after 2 years, bigla ko nagpa-rhinoplasty sa aking ilong. Tapos, sinabi ko na hindi ako pa-work dyan sa mga enhancement. So, parang kinain ko lang din yung sinabi ko. So, for now, guys, mas gusto ko talaga yung natural way lang. Kasi I'm 31 and still, ginagawa ko pa rin sa sarili ko kung paano ko pinapatangos ang aking ilong. So, sana makatulong po ito sa inyo, guys. And sa mga gusto po mag-sali sa aking giveaway, comment na kayo sa baba regarding this video. And don't forget the hashtag MissKGiveaway. So, kung you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe na rin sa aking channel. I'll see you in my next vlog, guys. I love you all. Bye-bye! Bye!